Tubao, nakilala namin ang kahangahangang bata na si Elizel o Zel, 11 anyos. Magsasaka ang tatay niyang si Ed, samantalang abala naman ang nanay niyang si Erlinda sa pag-alaga at pag-aasikaso sa kanilang siyam na magkakapatid. Mababakas mo sa kilos at itsura ni Zel na mayroon itong Down syndrome, isang karamdaman na nagpapabagal sa pag-unlad ng kanyang pisikal at mental na kakayahan. Yung mga kamay niya, maiksig. Saka yung mga, ano ba yun, yung buhok niya, parang hindi lumaki ka. Yung sinabi yung mga doktor, hindi ka tulad natin na yung itsura at saka yung sabi yung ano, hindi magtagal dito sa ano. Maiksing buhay niya. Isa sa bawat 800 batang ipinanganak sa buong mundo ang nagkakaroon ng Down syndrome. 89% sa kanila may problema sa pandinig tulad ni Zel. Inalagaan ko mabuti. Talagang special ang ginagawa ko sa kanya, ma'am. Ginagabayan ko lahat ang ginagawa niya, ma'am. May kapansanan man si Zel, lumaki naman siyang masigla at masayahin. Kiramdam ko sa kanya parang normal kasi magaling ito. Sa nag-graduate ng kinder, siya ang nag-star dancer. Kaya rin niyang gumawa ng mga simpleng gawaing bahay. Kapag sabihin niya magwalis, nagawa niya. Sunod-sunuran, ibibilig ng halaman na. Kinabukasan na abutan namin si Zel na naghahanda sa pagpasok sa eskwela. Kasalukuyan siyang nasa grade 3. Siya mismo ang pumilit sa kanyang mga magulang na makapag-aral. Nag-aabang ng tricycle siya ang nag-ano. Sinasakay naman yung mga tricycle sa kalsada. Kasi nag-iisa siya pumunta sa paral, ma'am. Nag-iisa pa-uwi, ma'am, sa bahay namin. At saka kapag umuwi yung mga ginagawa doon sa eskwelahan, parang ipinapakita na sa amin. Yan, tuwang-tuwa na kami. May marunong talaga pala itong bata na. Gusto niya siguro mag-aral. Magkatapos ng grade 6, siguro gusto niya. Parang masaya na kami. Hindi kagaya yung mga ibang ganyan na ano. Dancing. Kasi siya magaling naman talaga. Dahil walang special education o SPED teacher sa kanilang paaralan, kailangang makipagsabay ni Zel sa normal na klase. Wala pong SPED sa amin. Mahal daw at ang ano ng sweldo ng SPED. At saka mahirapan din silang tumingin ng teacher na SPED eh. Bihira lang kasi ang SPED teacher. Yung SPED teacher dito namin, na-promote na siya na sa Puguna. Yung grade 6 noon na teacher, kaya niya yun. Kaya lang wala na siya dito. Para sa kanila, sapat na ang pagkawili at pagsisikap ni Zel sa pag-aaral. Magsulat ng mga letters, tapos kung kumakanta po, ganun niya. Mga activities namin sa school, gumagaya din ma'am yung mga action, ganun. Hindi lang siya nakakabigas talaga. Hindi siya mahihiya, makihalubilo sa kanila. Yung mga bata dito, parang grade 3 lang tuloy niya sa kanya. Mas nakakasama pag nasa bahay lang, kasi hindi siya nakaka-meet ng mga bakatang ganito. Hindi niya natutunan yung mga activities ng school, ganun, pag sa bahay lang. Right.
Katulad ng maraming batang may karamdaman, hindi rin ligtas si Zell sa pangungutya. Sabi nila parang palaka. Ang itsura kasi yun, no? Siyempre umuwi, umiyak. Ito lagi siyang inasar na ganyan ang kalagayan niya. Di siyempre, yung kapatid ko naman ang ano? Teacher. Pinapagalitan naman yung mga bata na gumaganyan sa kanya. Ngayon, hindi naman kasi. Pero nagsisilbing sandigan ni Zell ang mga kaklase at kaibigang buong pusong tumatanggap sa kanya, tulad ni Melody. Para sa magulang ng mga batang may parehong kalagayan tulad ni Zell, bawat araw ay isang biyaya na makapiling at maipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak. Sabi namin, Lord, na patagalin mo pa ang buhay itong anak namin para hindi mo pala namang kukulong sa amin kasi masayang bata na ito. Magaling mo pa. Tawa.